Ayan, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Narito po muli kami ni Brother Daniel para magbahagi ngayon ng isa na namang maikling talambuhay ng ating alagad ng Diyos na si Santa Elizabeth Ann Seton. So, dakilang kapistahan niya po ngayon. So, mga kapatid, tunghayan po natin or pakinggan po natin ang maikling pagbabahagi ni Brother Daniel para sa dakilang kapistahan ni Santa Elizabeth Ann Seton. So, Brother Daniel. Santa Elizabeth Ann Seton, anak ng isang tanyag na mediko, si Elizabeth ay isinilang sa New York, Estados Unidos noong Agosto 28, 1774, sa isang angkang marangal at mayaman. Nag-aral siya ng wikang Pranses ng pagtugtog ng piano, ng pagsulat ng mga tula at pagsasayo. Lumulubog po siya. Nang taong 1794, ikinasal siya kay William Seton sa ritual ng Protestante Episcopalian. Nagkaroon sila ng 5 anak, 3 babae at 2 lalaki. Subalit, hindi nagtagal ang kanyang marangyang buhay sa New York. Naranasan niyang maghirap nang mamatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang biyanan na si William Seton Sr., ang amang mediko na namatay sa isang epidemya, at ang kanyang asawa na nasawi sa Italia dahil sa sakit. Sa Italia na naganyak si Elizabeth na maging Katoliko sa tulong ng kanyang kaibigang si Antonio Felici. Nabinyagan siya ang taong 1805 sa kabila ng pagtutol ng ilang kaibigan at kamag-anak. Dala ng kanyang pagmamahal sa mga dukha, mga kabataan at kapuspalan, itinatag ni Mother Seton ang Congregation ng Sister of Charity sa Emmitsburg, Maryland noong 1809, na ang unang layunin ay bigyan ng pagtuturong Kristiyano ang mga kabataan ng Amerika. Noong ika-4 ng Enero 1821 ay namatay si Elizabeth Bailey Seton, ang unang santang Amerikana tagapagpatatag ng Congregation ng Sister of Charity. Yan. So, alam naman natin, so napakinggan po natin, Sister of Charity. So, pagtulong. Sabi nga, pagtulong sa kapwa. Kung ikaw ay tumutulong sa kapwa, ibig sabihin, ikaw ay nagmamahal sa kapwa. Ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kung papaano tayo tinulungan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. So, ayan po, natunghayan natin at napakinggan natin yung maikling talambuhay ni Santa Elizabeth Ann Seton at ang aral ng buhay ni Santa Elizabeth. Ang kataas-taasan, kaibig-ibig at makatarungan kalooban ng Diyos ay tupdin, purihin at parangalan magpasawalang hanggan, Mother Seton. Ayan, amen. So, purihin at parangalan, magpasawalang hanggan ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa sa ating kapwa ay napaparangalan natin ang ating Panginoong Jesucristo o ang ating Panginoong
Diyos. So, amen po mga kapatid. So, maraming maraming salamat po at nawa po ay napakinggan nyo ang ilang pagbabahagi o pagbabahagi ng maikling talambuhay ng ilan sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat po at pagpalainawa tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless us all. Salamat, salamat po.